So, welcome sa La Mierda Vlog. My video is all about butchers. Sa video ito, magbibigay ako ng idea or tips kung paano i-execute or gawin ang trabaho ito. So, kalimitan ng mga ginagawa sa wet market or sa supermarket ay itong mga makikita nyo malimit. Siguraduhin nyo po panoorin nyo hanggang dulo so para may matutunan kayo at may makuha kayong kahit konting idea. Kung nagustuhan nyo po yung video ito, so pakipindot naman ng subscribe button dyan at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ginagawa. Handa na kayo? So, handa na rin ako. Set! Ayan, mega love shoutout mo pala kay sino ako? Kay Jimbo Medina, kay Eric Salas, at yan sa mga followers ko, sa mga subscriber ko dyan, sa patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo at sa mga OFW at sa mga kabaro ko. So yan, nagsimula ulit tayo. Andito na naman tayo, tanggal tayo ng tampalin. So ito yung isang strategy ng pagbabaklas naman na pag magte-trades ka. Pero hindi ka naman kasi pwedeng gawin to sa wet market to. So bibigyan ko lang kayo ng konting idea. So yung unang binaklas ko at pagtanggal ng tampalin, and then ito. Yan, pakita natin para makita, magkameron tayo ng idea regarding din sa pagbabaklas pag nasa trade test na tayo. So maraming mga kabaro ko, nakikita ko na nadaan sa pag-trade test. So congratulations mga kabaro at nakapasa kayo. So yan, maraming ano talaga. Marami na yung mga kabaro ko nakaalis na. So yan. So same pa rin. So, ganun din, baklas pa rin yung pata o tanggal. Ayan. So, ito, tinanggal natin yan yung pata. So, ibabaw. So, ano. Sa trade test nga pala. So, yung pinag-anohan ng liempo. Tsaka saka, ano. Usually, binubuo nila yan. Unlike sa akin, pinatanggal ko muna. Ayan, yung gitnang yan. So, dapat ikakat mo na yan na may yung hamleg mo ay may taba sa ibabaw. So, ito yung, ano, two joint. Oh, mapapansin nyo, yan, ganyan yan, then hiwala sa taas, so mapuputol mo yan, gamit lang yung service knife natin, and then sa taba, yan, yung babo, pero sa trade test, hindi po tinatanggal yan, patanggalin nyo yan, tapos tayo dyan, magbabawas lang po sila dyan, ay depende lang maunti, or minsan hindi na sila nagtatanggal kasi, hindi ko alam mga ano, baka sa ibang department na ang gagawa nun. So yan, pata front, tinanggal natin yan. Tatanggalin natin yung pata front yan. At medyo nag-blood yung ano ko kasi may kinuha ako. Yan, tanggal na pata front. Then, dito sa ano natin, sa gagawin natin dito sa pork shoulder at saka sa pork belly. So, pork ribs, so tanggalin muna natin yung pork head. Yan, tanggalin lang muna natin yan para mas ano tayo. So sa trade test, wala po tayo makikita ng pork head dyan. Kung balak nyo pong mag butcher sa ibang bansa, sa UK man, Australia man, Canada yan. So wala po kayo makikita ng ulo. So malamang sa malamang po ay yun lang pong half karkas na yan, makikita nyo lang. So, ayan. So, ayan, pork ribs. Tusok natin dyan. Then, hila pa baba. Dahil sokbo naman yung pinakadulo nyan. Kaya kaya naman sa tapotsilyo. Then, galing sa ilalim. Ayan. Hanggang padaanan natin ng kutsilyo bago punta dun sa likod. So, sundan lang natin yung buto. Medyo kasi mabuto na yung part na yan. Hindi ko alam kung nagawa ng splitter dyan. Nasa splitter kasi minsan, kaya lang sadyang mabuto ang part ng ano ng shoulder na yan. So ginawa ko na lang ng solution yan, pero pwede rin naman siguro yan dahil marami rin ako nag-treatise na gumagawa ng ganyan na tinutupi yung ano para lang maputol yung joint. Okay, then yan to, then magtitimbang tayo dito, titimbangin lang natin itong part ng pork belly lang tsaka ham leg and then shoulder, lahat ng part niyan titimbangin natin. Yan. Ayun nga pala. Talagang maraming salamat po pala sa lahat ng suporta na ibinibigay niyo, kundi dahil sa inyo hindi ako
lalago ang aking Facebook page and then yung channel ko sa full support na binibigay niyo sa akin. So yan, at napakalaking tulong po yan, lalo na po sa hanap buhay ko na ganito, kasi hindi ho naman tayo stable na maganda lagi ang kita. So ito yung nagiging source of income ko, itong page ko at itong YT ko. So maraming salamat po. Kahit paano ho, nakakapag dagdag ako ng puhunan or sa something na ano, kasi hindi naman lahat ng araw po ay malakas ang aking tinda. So anyway, balik tayo andito sa ulo. Ayan yung ulo natin. So binutasan ko lang yan para lang maisabit natin dito. Ayan. Para maisabit natin yung ano na yung forehead. Then baba natin yung ibang mga pata dyan. So tabi natin itong kiluhan. Ayan. And balik tayo sa ano. Bumutasin ko lang muna to bago tayo bumalik sa ating ano. So yan, para makasiguradong hindi mahulog at malaglag yung aking mga pata dyan. So kailangan mabutas muna natin yan. So yan, at balik ulit tayo, puro balik eh ano. Sige lang po, pasensya na, at yung voice over ko to para mas kakamera po tayo ng idea or ano, kasi para nalalaman po ng ating viewers kung ano yung mga ginagawa ko at ginagawa ng mga butcher. So yan, pork chop. So yung pork belly at saka pork chop na yan, so paghihiwalayin lang natin yan. So yung momentum, tulad ng sabi ko, momentum naman ng pagbagsak dyan is pag matagal ka na, masasanay na yung kamay mo dyan. Yan, ganyan lang. So sa umpisa, siguro hindi nyo ano, kasi syempre medyo nakakinakabahan kayo dyan sa pagtanggal ng pork chop at saka ng ano. Kasi syempre matalas yan, baka magkamali or it's either na nahihiya ka pa sa mga tao na sa paligid mo na ginagawa mo dahil hindi mo nga ano, gamay or hindi mo pa alam kung paano magtanggal ng ganyan. So okay lang yan, ganyan talaga sa umpisa. Wala naman nagsimula sa magaling agad, lahat ng mag-uumpisa sa wala. Okay, anyway, dito tayo sa pork ham leg tayo. Balik tayo sa ham leg. So sa ham leg, kung mapapansin nyo, kung humihiwa ako galing sa itaas pababa, yan, mapapansin yan. Ang purpose ko dyan kasi mismo nabubuka ako yung ano, yung joint pag galing sa baba. O, diba? Mas mabilis yung ibuka. Then, saka ako siya gagayatin ng isang pasada pa para lang mas mabilis. Okay. Diba, bagay may kanya-kanyang diskarte yan. So, kayo na lang. Depende na lang po sa inyo kung ganyan diskarte rin ang gagawin nyo. Ayan na po. And then, dito tayo sa ano, shoulder natin. So usually ganyan ang ginagawa natin sa palengke dito sa province namin. Kaya lang sa trade test, hindi nyo po pwedeng ganyan. Kasi buong ribs po yan tinatanggal, ano, sa Pantay Picho to, nandito sa may bandang kaliwa ko. Yan yung una ko tatanggalin na yan. Mula po dyan hanggang sa ribs na malaki po, isang ribs na yon. So papakita natin yung itong ribs na to, kung paano nyo huhiwain po yan. So same puro yan, same po din yan kung paano nyo i-start ang hiwa sa Pantay Picho. So dire-diretso lang po yan sa trade test hanggang sa papasok doon sa ano yan, yan hanggang sa matanggal mo yan. So sa trade test, lang pagkakaalam ko, hindi sila masyadong naglalaman sa ganyan. Kasi ako, hindi ko alam kung ano nila, kasi tulad nga na sabi ko, depende na yan sa lugar o sa area o bansa na pinuntahan nyo kung anong cut na ginagawa nila. So yan, yun yung ano, simple idea na ibibigay ko sa inyo at na itutulong ko. So sana nakatulong sa inyo at nagkamero kayo ng idea. So maraming salamat. Thank you.